welcome back guys sa ating Phoenix Bet Invitationals. And eto na, best of 5 series na yung meron tayo guys. Grand finals na po ng ating Phoenix Bet Invitationals again. Ayan, Neon Esports versus Smart Omega na ang maglalaban. So magiging rematch na naman to, pero give me a break guys. Ayusin ko muna yung bangs ko. Kasi galing sa, hindi na ako nakapagsukulay eh. Woo! Solid! Yan, game. Yan, game. Yan. Nung games, yan. Magandang tanghali or hapon sa lahat ng nandyan sa Kuya Nick Page. Eto na ang draft natin. Ang ganda ng laban kanina, do na 2-0 ng Smart Omega. Grabe, kaya pala binaban ng Neon Esports nung nakaraan yung PL. Kasi na-PL na kanina etong Vice Esports. Well, maganda naman yung run ng Vice Esports there. Ano yun? May oko. May kalbo natutulog. Ano to? Bakit may... Na-relocate na naman ako! Na-relocate ka na naman ni I.O.? Huh? Na-relocate ka na naman ba ni Ayo? Na-relocate na naman ako dito. Nagpapahinga ako, inaantay ko yung tosilog ko tsaka yung, por, yung chicharong bulaklak eh. Isang bumili nun. Meron na. Uy, subay mo ako! Ay, utang pa pala ako sa'yo. Huwag na. Mamaya na! Uy, daily juice! Mamaya na! Ayan. Anyway, eto na. Smart Omega versus Neon Esports. Matinding bakbakan to ah. Tinibakbakan to. Binugbog namin yan, dahil Smart Omega. Pagmamalaki ko talaga yun. Meme. Wala lang si Ben Hur nun eh. Eh, si Ben Hur. Hindi, ma, pwede kong kausapin si Ben Hur kasi ano yun eh. Co-ones ko yan eh. Last pick, possible last pick. Eh, ng Neon Esports. Ah, Jug Magnus pala to, no? Tiny Orakan. Mukhang di na nabibiro dito yung Neon Esports, ha? Well, for Smart Omega naman, Mars Rubik. Undying and Templar Assassin ni Ben Hur. So ano kaya ang last pick na carry dito ng Smart Omega? Hero ni Skadi na lang yung kulang. As per Neon Esports, offlane na lang yung kulang. Si Pureb na ba maglalaro? Or si Benzo? Ah, hindi pala. Adroid pala yun. Excited, girl! Sorry, mali ako. Excited ka, girl. Ikaw na naman. Stunned nila si Pureb, eh, no? Tindi rin. Ano rin? Mali pala ako. Palavarn din yung Adrit. Si JG nga pala to, si JG. Palavarn din yung Adrit. Anong pangalan ni JG? Julius Galion. Okay. Kala ko ano eh. Julius Galion. Yeah. Ang dilaw mo ngayon, may hepa ka ba? Okay. Hindi, nag-video shoot kami sa Kumu kasi kanina. Mga tuloy akong a-attend ng debut. Yung magkamukha na naman. Hoy, nasa nabasa ko tuloy. Oh, nanonood sila ng replay. Si JG na naman at si Luciano. Ang twin brothers na naman ang magkalaban ko. Oh, I see. Last LD last pick for Smart Omega. Maganda yung magiging pacing dito ng Smart Omega. Kayang-kaya nilang Sagasanto early kung masasagasanto nila. Wait lang sa comment pala, section, kaya ha? Kaya pala hindi ano, hindi umaandar ang comment section. Nag-live ka ba? Ah. Wait lang mga sir, ha? Bago namin mabati man namin kayo dyan. Sub lang ako saglit kay ano, ready. Na ano ako eh, nasamon ako bigla eh. Well, anyway, let's see. Kailan pa nagkakasidarak tsaka si Lisa Manoban? Yun lang. Nadali pa nga. Naman kay Lisa. Ganda-ganda naman. Oh, Madam Jenica, shoutout sa inyo. Ayan. Ang lapit ng pakulo mo. Hindi, nagulat ako. Sinamon talaga ako dito. Minelocate ako ni Casey. Alam naman ako. Wala siyang kasama eh. Oy, Darkseer. Last pick for Neon Esports. So, this is gonna be a position. Pwede. Position. Hero niya na yan. Ni JG Garan. Three. Nako. Offlane na lang yung kulang dito. And yan na nga. Napuna na nga ng Darkseer. And again, best of 5 po itong ating series. So,
mahaba-habang ano to, mahaba-habang prosesyon ang mangyayari dito sa ating Phoenix Bet Invitationals. And tayo lang po natin si ano, si Kuya D. As you can see, itong Neon Esports and Smart Omega, nagkaharap sila sa upper bracket finals. Mm-hmm. And natuwan ng Neon Esports itong Smart Omega. Though, rematch! Rematch yung mangyayari dito ngayon. Rematch. And sino ba talaga ang karapat-dapat manalo para sa ating kauna-unahang Phoenix Bet Invitational. Syempre, bragging rights mo yan. Ikaw yung unang-unang nanalo. Nauna ka pa sa first. Nauna ka pa sa first manalo dito sa ating Phoenix Bet Invitationals. Diba? Pero based sa lineup itself. Based sa lineup, gusto ko makita kung paano ma-execute ng Smart Omega tong LDP. Kasi LD ang dahil niya. Sobrang, kung imaginein mo, makakuha lang si Benhur ng Desolator and Dagger. Kayang-kaya na nila itong sagasaan sa early. Mm-hmm. Lalo na yung mga tipong 10 to 15 minutes. Wala pa naman. Di pa naman sasama ng ganun si Skem eh. Diba? Di pa naman sasama si Skem. Si Play Hard, yung span na 10 to 15 minutes, baka pa-dagger pa lang siya nun. So, hindi pa rin siya masyadong makakasama. And for JJ, na kailangan niya muna kumuha ng mga sustain items. So, hindi ko kaya ng Smart Omega itong ano. Sa Smart Omega ako dito game 1. Pero ang nakakatakot kasi for Neon, Magnus ni Japoy. Tapos ano na yan? Syempre, mabubus yung physical attack dito ni ano. Yes. Ni Skem. Proven and tested na yan. Well, for Neon Esports, ano ba bang dapat ano sa kanila? E discuss. Wala na dahil kilalang-kilala na natin sila dito. Suki yan dito sa Kuya Nick eh. Kada may mga tournament, hindi pwedeng walang Neon Esports, di ba? So, hindi na natin masyadong explain kung ano yung kakayahan ng Neon Esports kasi alam naman na natin na high skilled na talaga sila. Every one of them. Individual skills. Meron lahat yan. Yan. Gusto ko lang makita, syempre. Teka, ito matrastok. Trastok yun ah. Huy! Luciano! Tigilan mo yan! Ana, pasabihan mo to! Yan. Sino nagkakasang LGD sa kabila? Si JB tsaka si Ish. Hindi, si JB Ish tapos na. Tapos! JB Dan o JB Ishii. Tapos di Kuya ko, LA ata tsaka si Dan. Hindi ko masyadong ano. Pero ang ganda ng laban na yun ah. LGD. Actually, gusto ko LGD ako dun eh. Normally. Pero sabi nila, nanalo daw yung BG Gaming. But who knows? Let's see. Nagkakatag champion. May tulog. Kahit malakas yung LGD ngayon, magkakaroon pa rin niya ng tulog. Diba ito, pakilala na natin sila. Mm-hmm. Simulan na natin sa side ng Neon Esports. Baka naman, Playhard will be playing Tiny Skem for his Juggernaut. JG sa kanyang Darkseer. Japo is my idol for his Magnus. And Janua, my friend, the Devil friend for his Arake. Yeah, for the side of Smart Omega naman on the dire side. Skadi on Lone Druid, Benhur on Templar Assassin, Luciano on Mars, Shanks on Rubik, and Tihi para sa kanyang Undying. Tihi. 1-0 LGD nanalo. Ganda ng game. LGD sa, nanalo. So I came from the future and the future is bad. Naku, delikado ata si Tihi dito. Hindi siya makagala. Balance shot there also. Why? Onting kalabit na lang. One more hit. Naku, bumalik. Naku. Pero baka ma-charge siya ni Janwell dito. 10 seconds na lang. Ayun na nga yung Fortune's End. Kunat niya. May 12 na decay siya dun sa teamfight na yun. Na isang kala na naman sila. May 12 na decay siya, so hindi siya mamamatay dun. So wala naman masyadong casualty. Pero yung mga consumables nila, yung sa magkabilang team, mauubos ng bahagya. Sayang ang ginto. Mm-hmm. Pero alam natin to, Jug Oracle, malakas din to sa early. Siguro level 3 ni Skem. Pag level 2 na yung kanyang spin, pwedeng-pwede na silang gumaw. Yan, lalo na may... Anong kinuha niya for skill? Hindi, ano mo lang. I-message mo lang. Basta pag dumating yun to si Chichar ang bulaklak ko, ha? Bakala ka. Kung ano yung mukha. Ha? Bayad na yun. Baka tapon mo na naman, Eugene. Ay, salaga? Tinapon? Iniwan ko. Sabi ko, kukunin ko lang yung extra rice ko. Tinapon! Ayos. To sino is life? Tinapon!
Anyway, ito pag naman. Pag naalala ko, naalala ko yung sakit. Nasaktan ka ba? Uy, may skewer. Natuhog! Ang gandang skewer na ito, ha? Sakto, merienda. Pero masyadong ba namang mataas yung buhay dito ni Ben Hur, so hindi siya mamatay doon. And 2 seconds na lang naman yung kanyang refract doon. And may fairy fire pass, well, ito malabong mamatay si Ben Hur doon. Oh, Neon Janwell, Devil in 3 a.m. Yan, dapat. Palitan niya ng IGN niya si Janwell ng Devil. Bakit? Hindi Devil. Alas tres na naman daling araw. Post ng ano, ng Anli, ng Wings, ng Ramen. Ah, Devil nga. Ng, ah, dati ano, nandi-Devil din ako sa timeline. Kung ngayon, di na masyado. Kasi ako na mismo yung nagugutom eh. Pag nag-post ako, iiwasan ko na lang. Maggutuman kami. Hirap yun. Sino, ay hindi, wala tayo ng 1K shares eh. Sayang, no? Wala eh. Kung yan, meron, guys. No? Nga pala, habang wala pa nangyayari dito, pasalamatan muna natin ang mga sponsors natin dyan. Of course, we have Predator, Steel Series, Enervon Active, and Red Bull. And shoutouts to Wendy. Sayan, another skewer from Ben Hur. Pero mukhang wala pa rin ulit mangyayari dito sa skewer na yon. Hindi makikil. Binablock ba na body block kasi niya yun? Wala siyang damage na madigil. Ganda nga po, dun sa mga tropa natin dyan. Ayan, ha? Sila Art de la Cruz, sila Nico, ayan. Si Consumisyon, from Consumables to Consumisyon. Sino pong lineup ng Smart Omega? Ben Hur, Skadi position 1, Ben Hur position 2, position 3, Luciano, position 4, Shanks, position 5, Tihi. Wow, sa ulo ko. Ayan, okay na daw. Sana ma-pick up. Pero Janwell in trouble. Naku, yun lang na ipotali pa siya doon. Sa puno ng Madre Cacao. And Luciano will be drawing the first blood dito kay Janwell, my friend. Sa talaga na itong ano. Ang sakit talaga na itong matchup na to. Rubik and Mars against the Juggernaut and Oracle. Si Juggernaut, medyo mahirap combo niyan. Pero kasi si Oracle yung delikado talaga dito eh. Pero oh, there's an off-cam kill naman kay Tihi with JG. Oh, uy, maganda yun. Si oh. Dark Seal. Dark Seal, nakakakuha siya ng kill. Mm-hmm. Thanks to Play Hard. Maganda yung rotation na pinapakita rin niya. Well, again, explain pa ba natin yung Play Hard? Tiny. Boss, may ang rush na ba ng Smart Omega? Sila yung dating SGD. Hindi, ano na to? Rebranded na. Pero yung mga players niyan, yung iba galing SGD. Si Shanks nag-SGD. Si Luciana nag-SGD. Si JG, kasi ang, SGD nga rin yung si JG. Ang dating lineup ng SGD, si ano eh? Tino. Si Tino, Pio. Si... Nagpo pa ba si Rio? Pio. Ah, si Pio. Di! Ay, si Pio, signal Pio. Si Pio. Ay, Signal Ultra pala si Pio. Oh. Si ano, si Tino, si F-King. Oo, sila F-King yun. SGD, si ano SGD eh? Omega. Si ano ni, yung... nalimutan ko na si Lulo. Pero Ben Hur na naman, na-skiver sila na Bim. Kaya ito. Pero oh, Ben Hur in trouble. Ayun lang, nakakalabit si Ben Hur. Ayun pala, si Janwell pala nag-SGD rin siya. Oh, si Janwell, oh, SGD yan dati, bago yan nag-Neon. Diba, dati pa stand-in lang si Janwell sa Neon. Si Nas Joe yung iniisip ko. Ah, oh, si Nas Joe. Matagal din siya nag-SGD. Oo, yun lang, hindi pala. Tapos nga ang boxing. Pero again, 2-1 yung score natin dito. Wala pang masyadong nangyayari. Though yung Templar Assassin, nahihirapan. Lagi siya na-skewer. Pero siya, no? Delikado! Pwedeng makalabit, pero hindi tinuloy ni Skim. Yun lang. Na oy, thanks to that's Healing Ward. That's Spear of Mars, tsaka yung Healing Ward. Thanks to Healing Ward. Kasi kundi, pwede siya. Hello. Hello. Ayun. Kuya D. Putik. Di ko nakita, puta. Dalawa pala yung schedule. Nakita ko yung dulo lang. Buti na lang, gising ako. Anong laban? SG. Smart Omega versus Neon. Aha. Uh-huh. Yun na. Finals na. Grand Finals. Ang ating Phoenix Bet Invitationals. Sila abat, finals? Putik yan. Hindi. Sila ano to? Sila Smart Omega. Luciano pala to. Luciano, tsaka sila Ben Hur. Si Rookie of the Year. Si Ben Hur nandito na ulit? Yes! Nag-T1 Rookie of the Year. Nag-T1 yan, di ba? Sagot lang ng T1 din Kanino kayo dito, Casey?
Sabi ko ako, Smart Omega ako dito sa game number 1 eh. Ako kukontra lang. Kukontra ako kay Casey. Maagli ni Yun ako dito game 1. Masarap kumontra. Lamang ni Yun eh. Ni Yun yan eh. Diba? Andyan si the most expensive. Ano bang nangyayari sa inyo? The most expensive player of the year. Of the day. Minsan talaga si anong hero ni the most expensive? Juggernaut. Juggernaut. Ang hero. Ni MEP. Ay, si the most expensive. Ano yan? Dagon Juggernaut yan. Minsan, di natin maintindihan yan si the most expensive kung ano-anong naisip niyan, bro. Hindi ko alam kung atasok to, ha. Nakita ko na ba noon yung umamiss niya sabi dinago niya? Oh, habang pwede yun, kakapit yun. Kakapit yun kasi pwede ka naman mag-cast ng items mo habang nasa Omni Slash ka eh. Ba't hindi? Pwede natin i-request. Kem, dago na ka. Handa mo si the most expensive yan. Anything is possible. Limitless. Limitless. Dota is limitless. Kaso si Skadilicious Papa Ball, LD yung gamit eh. Si Skadilicious. Ayun nga no. Kaya medyo... Mahirap ito, pero Benoom, yun lang. Shoutout to Skadilicious, ha? Nakakalaro natin ng Among Us. Ayan, si Skadilicious. Ah, talaga? Nakalaro niya mo na yung Among Us yan. Naku, baka impostor to, ha? Baka impostor yan, di ba? Diliwati ka, yun? Tandaan yun, basta sumasidestep. Tignan mo naman ang laning, Si Moses Expensive, carry, pero nasa offlane. Meta yan, meta ni Skem yan, guys. Si Skem? Ayan na. Pero speaking of, eto na nga, Omni Slash, binigay na nga kay T. At, Oy, nag-crit. Takon sa ako yung crit. So, Skem. Mo yun? The most expensive Omni Slash ever? Most expensive Omni Slash. Lahat ata ng ibitaw na skills ito, expensive eh. No? The most expensive hero, the most expensive Omni Slash. Most expensive battle, ano? Blade Fury. Grabe ka nga, Kuya. Ah, meron pala siyang Empower Lord pala siya. So, okay. The most expensive crit. Pero ano, ha? Pero kahit lamang sa kill yung Neon, lamang sa gold ang ano rito, ha? Yes. Smart Omega. Maganda yung last hit dito ni Skadi. So, ngayon, hindi nakukontest yung kanyang farm. Well, si Benhur namamatay siya ng ilang beses doon. And yung Mars, pre-farm din yung Mars dito sa bottom. Si Luciano. Maganda rin yung standing niya ngayon. 50 and 6. Mm-hmm. Compare kay Juggernaut na 38 lang yung last hit niya. So, kita mo talaga na nahihirapan yung bottom lane dito ng Neon East. Pero maganda yung last hit dito ni Yopa, Japo, my idol. Pag Magnus naman kasi si Japo, never... or madalang ko siya makita na nakokontest talaga yung lane niya. Sino ang buong lineup dito ng ano ng Smart Omega? Sila ano to, bago, na-rebrand to eh. Ang naiwan lang dito is si Luciano at si Shanks. Tihi. Shanks, Tihi, Luciano. Benhur. Benhur, Scott. Tihi, Benhur. Puting, lakas pa lang nito. Galing. Finals? Finals agad? Kaya nga eh. Inalis nila Nas, Joe, si MCY. Okay. Kasi dun sa kabilang liga, yung SGD, ang mga player nun, si ano eh, si The Future eh, si JG The Future. JG Garan, di ba? Pero eto na, the most expensive... Ano ba si JJ Garan? The most expensive Blade Fury! Binitaw na ni Skem! Ano ba si JJ Garan? Sa ano? Sa kabilang liga, dun sa ano? Yung unang-unang lineup ng SGD siya, offlaner dun eh. Ayaw nga! Nationals, Nationals! Siya, si Ron, si ano? Oh! Nasmir! Teka lang ha, Skemberlo! Expensive player! The most explosive kill ever! Doing some expensive moves! Pero ano nito ha, hindi ko alam saan ang gagaling ang kapangyarihan ng farm ng Smart Omega rito ha, kahit na isa lang ang kill sila, pero hindi, eto na. Yung Lone Druid din kasi. Tsaka si TA, mabilis naman kasi bumawi, kahit ilang beses siya mamatay, TA pa rin yan. So, mabilis okay. Makapag-nute. Lapit na nga siya sa unang Mithril Hammer niya rito, pero... Delay ba to gamit niya? Uy, ito na. Medyo, kasi din mabilis. Okay, tignan natin kung sino lumaban ng dahing ginamit yung tombstone niya rito na kakabula. No, Oracle, tignan natin. Level 5, wala pa false promise. Ginangat ka ti Oso Teddy Bear. Yaki. Mo yan. Nyak. Patay. Hinalmot ng panda. Next target. Ay, hindi pala. Si ano lang. Si broken-hearted player pala yan. The broken-hearted player.
Grabe, ang hirap pala kalaban ng ano rito, ng lineup. Yan yung sinasabi ko earlier. Draft pa lang nakita ko na kayang-kaya nilang ganyanin. What more kung may Desolator na and may isa pang item to si Scotty. Skipin mo, pag nilipapush yung mga zombie. Yung tiny kasi mahirapan siya pag may tombstone. Hindi siya makakatos ng maayos dyan. Since mabibilis din kumilos yung mga zombie. Tapos may slow pa. Yep, so... Ang maganda nun, may Rubik kasi sila, diba? Double Deso lineup sila, double Deso lineup. Bear magde-Deso, tsaka TA, de- ay di. TA Deso, Bear Deso. Okay, double Deso pala. Oh, talaga? Hindi ko dapat yung Bear mag-ano na lang yan, mag-basher na agad yan. Seryoso? Shoutouts, diba? Big shoutouts though, oo nga, shoutout kay Kuya Nick, ha, na may isang view. Hindi, nakita ko yung post na yun sa Lupo, nanonood. Oo, ano yun? Nanonood, nag-post kasi siya sa Lupo na nanonood siya ng coverage dun sa cellphone niya. Tapos, yung cellphone niya, kalahati, itim na. Nakakaiyak nun! So, nakita ata ni Kuya Nick. Nakita ko nag-comment dun. Sige, paanoan kita dyan. By Cherry Mobile. Diba, pinadala ng iPhone 12 ni Kuya Nick. Grabe si Kuya Nick. Guys, vote natin si Senado. The most expensive one, Kuya D. The most expensive wala yan, panis kay Kuya Nick yan. Si Kuya Nick, pagkatapos mag-text, tinatapon yung iPhone 11. Ano? Tsaka yaman! Papakita natin, sa screen yung ano. Hindi, nakakaano lang, nakakataba lang ng puso na sinusuporta pa rin siya at kalahati na yung screen niya. Pero okay, wait lang, mamaya na yan. Ano? Scotty, mukhang delikado. Pero Omnis na siya there. Naku, the most expensive ay Omni Slash and Deadly Fury sa loob. Teka lang ha, 1-for-1 lang yan. Teka lang dito kung makakahabol. Ito na mga kaibigan ni Skiwer. Tignan natin, delegado rito si Playhard by Idol. Playhard mamamatay dito. Tignan natin, Kimberlo tapos ng Omni Slash 2-for-1 trade at the end of the day, pero good kill yun para sa Neon. Kasi Bear yung mapapatay nila. So that's extra Bear. And ano, ayan. Pero ayan, yung post. Tamang nood pa rin kahit malaki ng... Nakakaano na! Diba? Halos wala ka nang makita eh, diba? Nakakaiyak, seryoso. Naano ako, naantig bigla yung puso. Tapos, dun sa comment ni Kuya Nick, may mga additional replies pa yan na pinag-uusapan na nila dun. So, shoutout kay Kuya Nick. Hindi ako nagkamali ng... Shoutout kay Kuya Nick, ang maagang ang Santa Claus ng Lapon. Guys, pag may problema kayo, post niya lang dyan. Kuya Nick. Kuya Nick, bilibigas, kumasagin ko na yung cellphone ko ngayon. Birthday ng kapatid mo, ngayon. Bigay nyo lang kay Kuya Nick. Kapakabait niyan, guys. Kuya Nick, hili ko, guys. Takbo na patakboy natin sa Senado. Kahit ayaw niya, tayo boto natin. Isipin mo, Lupon pa lang. Mayroon na siyang 100 to 300. Alam mo naman si Kuya Nick, eh, ano na eh, parang nahuhulma na bilang maging isang great politician. Dito po, walang lego. Hirap na hirap dati nga. Jinggoy muna sa ngayon. Oh. Jinggoy muna sa jinggoy ngayon. Jinggoy mastery muna. Jinggoy mastery. Oo, oh, jinggoy mastery muna si Kuya Nick ngayon. Ay, nako. Ako si Scotty, delegado dito. Ito na yung gak ng Neon Esports. Pero si Baird Brata. Well, promise. Teka lang, naiangat dito, delegado. Oracle, susunod na habulin dito. Sabi dito, ako ng bahala dyan. Pero teka lang, napatay na nila. Tignan natin kung mapapatayin. Tiny mamamatay din. Luciano dominating na. And ito na nga, Kuya D and Pilage. Yung nakakatakot na early game na hinahanap ng Smart Omega. Agad-agad, draw siya agad sila dahil... etong Templar Assassin. Ah, hindi na nag-Desolator ang isa nating LD natin. Rekta na siya ng MKT. Dahil may Desolator na nga naman si Benhur. So, magiging redundant yung gagawin nila. Pero nakakuha na nila yung Aegis of the Immortal dito. So, good play para sa kanila. 3K gold did na para dito sa side ng Smart Omega. PLDT Smart Omega ba yan? Smart Omega lang. Tama ba? Smart Omega lang. Smart Omega lang. Okay. Shoutout ha, Smart Omega. Yan. Ang dagger naman na si ano dito. Maagatin yung dagger ni Playhard din dito. I actually thought na mahuhuli yung dagger niya dito. Pero 15 minutes, meron na agad siya. Pero for Japoy, dagger rin yung inuna niya dito instead of Echo Saber. Pero nilang pa magamit na maayos sa ngayon. Dahil si Skem. Uy, teka lang, Tiki ata. Snapchat. The undying. Uy, pero teka lang, ang ganda naman dito. Blade Fury na stolen. Dalawa patay na naman na support.
Pero ang mahuhuli nila, si Dark Gears, di mabilis-mabilis. Kaya ang aabangan ng Fear. Fear ko sa mukha. Tuntutin mo, bakit yung stick? Oh, tinos! Ay! Grabe naman mag-dota yun. Dotang-dota naman itong short na Mega. Tinos na! Ganda ng pagkakatos ni Shanks doon. Dotang-dota si Luciano ngayon. Dotang-dotang ganda ng performance ni Luciano. Mega kill na rin si Luciano dito. Tapos second in the net worth pa siya. Mas mataba pa siya dito sa LD. Nauna pa sila sa first 10 kung tutusin. And lumaki na rin yung kalamangan. 4K. Lumaki na rin. Unti-unti na rin lumalaki yung kalamangan dito ng Smart Omega. Anong gagawin ng Neon Esports dito para mapatagal tong game na to? Dahil again, tier 2 na yung mga target ng Smart Omega din dito. Ang aga nila makukuha yung outpost to. Yung 20 minutes na outpost, kailangan i-contest dito ng Neon Esports. Hala, malulugin sila ng XP masyado dyan pag pinabayaan nila yan. Uy! Si ano? Mami ni Scam ba to? Si Mami Madal. Ay po sa Mami ni Scam na nanonood. Go, 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 my son. She's the most expensive, Mami! Pero eto, 9-10 na unahan pa nga sa FTN kill. Nakakalamang na nang kanina eh. Pero eto, si Scamberlo mga kaibigan, tingnan natin. Here comes the Rubik. Tinitinigis na gamit na nila. Blade Fury patakas by Scamberlo. Mars Tega lang naghanap dito. Pero Scamberlo will be forced to use the Blade Fury once again. TA na. Yung number one sa network followed by Jug. Sunod dito si Mars. And then the Lone Druid medyo walang supporting cast dito. Dahil si Yopach is my idol. Number 5 sa network. Doon nagpa-farm. Wala eh. Inuna niya kasi yung dagger. And di naman nila magamit masyado. Kung Echo Saber na lang yung inuna din dito ni Japoy. Siguro mas masusulit ni Japoy yung pagpa-farm niya. Since ganun lang din naman yung ginagawa na hindi sila nagti-teamfight. So sana Echo Saber na lang inuna. Pero again, ito na. Japoy with the skewer. For Benhur, delikado ata si Benhur dito. Wala siyang chance makapag-dagger out. Pero dalawa yung nahuli. Dalawa yung nahuli doon ng arena parts. Tingnan natin kung may follow-up pa ba. Japoy with the... Naku, wala pang namamatay dito. Pero Japoy will go down. Hindi man lang niya nagamit yung RP Oracle. Then target mo na ikot-ikot. Parang Chubibo. Patay na rin dito yung Tiny. And dalawa na naman na survivor. Hindi na nakapatay dito. Yung Neon Esports. Oo nga. Sila yung... Napop lang nila yung Aegis. Napop lang nila yung Aegis, yes. Pero yung tipong sila pa yung nakuha ng sobrang daming casualty. Eh, delikado to. For Neon Esports. Farm-farm talaga yung ginagawa dito ng Neon Esports eh. Alam naman natin, Jug Magnus. Ganyan talaga yung mangyayari dyan. And ganyan lang talaga yung mangyayari up until, let's say, 25 minutes. Pero ito na sila. Sana nakaabang. Here's the follow-up. Meron pa yung mga skills. Rico, pinaikot-ikot. Eh, di na, yung ganyan din na over yung tipi-tipi dyan kay, ano, kay Skim. Kasi ang mangyayari kay Skim dyan, pag matipin mo kanya, malakas na yung physical damage ng tatlong hirong kalaban niya. No, normal. Lalo na kung magkakabasher dito yung, siya, yung bear. Naku. Bear, for sure, lalagyan nila ng basher mamaya. Ngert. Ang bilis pa naman. Ang hirap pa dito sa side nila. Sobrang bilis mag-take ng ano na itong mga to, ng tower. Uri ko natin, ba't natamaan ng barbecue stick mga kaibigan? Nasa dulo ang taba. Lagi nyo tatandaan yan. Pag gumagawa kayong barbecue, lagay nyo lagi sa dulo ang taba. Isa pwede pong, ano bang pwede ano bang scientific ano bang, explanation nun? Ano nga bang explanation nun? Unwritten rule. Para ano yan eh. Para pag kunyari, kumain ka ng barbecue araw-araw, naanamnamin mo yung sarap, sa dulo yung hirap. Yung atake, baka pag inatake ka, sa dulo, natikman mo yung huling karne. Andun yung pinakamakolesterol na part. Tsaka, mag-iisip ka eh, kung ano. May chance pa, para ano, parang pinagbibigyan ka pa ng barbecue kung yung pagdudasahin ka o hindi. Kung baga nalasahan mo yung sarap ng pagkakamarinate nung laman. At ako gumawa ng barbecue, puro taba, isa lang ang laman, nasa dulo. Baliktad. The most explosive barbecue. The new normal, tandaan yan. Ayoko na. Pero... Januel, nabigyan to. Hindi ko nakita, kakatawa.
Nakakita ka naman ng ganun? Mas masarap yun, pre! Parang gusto ko makakita ng ganun. Kuya, ay nga pala! Take ko na itong time na to para pasalamatan yung mga nag-invite sa akin magsalita sa The Madrigal Project. Uy. Yan, si Aliza Taylor at saka si ano ba yun? Si Leo Cast. Si Dan! Uy! Leo Cast. Papa Dan. Ano yun? Bagong miyembro natin yun sa Lupun. Seryoso ka ba? If ever. Oh! Oh? Talaga? Shoutout kay Papa Dan and also kay Aliza, ayan. Hindi, kay Dan. Sinasabi ko si Dan natin na Dan ng ano, Unstoppable Bomber. Akala ko kung saan. Hindi, pero ito, teka lang ha. Tignan natin dito. Templar Assassin, nakapatay na sila. Pero, is this too little too late, mga pre? 10k gold leaf, 10 to 16. As long as may pick off sila in esports, din. Okay lang. Okay, Shanks. Delikado. Pero, uy, natamaan siya ng leaf. Grabe, magtago si Shanks. Isa din grabe talaga naman dito. Na explosive na position forever. Di ba si Shanks nag-execration yan? Hindi ko sure. Pero ang pinaka sure, nakilala ko si Shanks nung QPQ talaga. Alam ko, nag-execration si Shanks eh. Quid pro quo. Hindi ko lang sure, pero alam ko quid pro quo. Alam ko kasama niya sa quid sila ano eh. Sila Palos. Bago pa yung quid nag-ex yan. Kasama rin. Alam ko lang ha. Hindi ko rin sure. Kasi sa quid, ang laging katapat nun sa mga tier 2 tournaments, Alpha. Sila Homer. Sila Homer. Diba? Sila BDC. Ay, hindi. Sila Popo. Oy, pero ito ha, delikado na naman, nahuli na naman, barbecue stick na naman sa tulad. Pero oy, malas ka nga naman, malas ka talaga. Pero skewer is still, here comes the wall of replica, omni slash, hinahatin siya ang dahil ginawang tongkatso mga kaibigan. Ito na, inahabol. Grabe naman, the stolen one, double one, nagabang-gabang-gab, patay na yung dancer dito. Oracle, false promise sa sarili, mukhang mamamatay din dito. And ito na, delikado rito mga kaibigan ng Neon Esports, Januel Belpon. 2-4-1 exchange at the moment may hinahabol sila rito. Gusto nilang huli si Skipper Lute, the most expensive kill ever. Wala. Buhay si Skipper. Si Tihi lang kasi na omni slash dito ng Juggernaut. The problem is, hindi ko pa nakikita yung inuna ni Japo yung dagger. Pero hindi ko pa nakikita na nagkaroon sila ng combo na reverse polarity plus omni slash. Laging magkaiba yung nangyayari. It's either nauuna yung reverse or nauuna yung omni slash. Hindi nila mapag-connect yung dalawang skills na yun. Doon sila pinakamalakas eh. So yun, nakukulangan ako doon sa ganung klaseng combo. Well, medyo mahirap siyang i-execute, yes. Pero kasi you expect na ganun talaga yung gagawin mo dahil nag-pick ka ng Juggernaut and Magnus, di ba? Kuya D, ito. Sabi dito sa chat, 2015 to 2016 execration. Sabi ni Ana. Ayan, oh. Sabi ni Ana. Tapos, Ana Banana. Tapos, sila Luciano, kasama din daw niya sa QPQ. Ayan, sila Shanks, sila... Shoutout kay Ana Karina Valdez, a.k.a. Ana Banana. Si Ana Banana, oo. Kung may Anbi, kami may Anabi kami. Anabi. Ayan, kampi nila Ate Alec. Active siya doon siya dati. Pero ito, 24 minutes in, 12k gold lead. Medyo kailangan makahanap ng kill dito nitong side ng Neon para makabalik sa laro kasi medyo lumalayo na yung kalamangan eh. Hindi na biro yung napipintong kalamangan. 12k gold lead, wala pa silang tier 3 tower na na, wala pa silang rock niyan, so what more kung meron na. So kita mo naman dito, tatlong core ng Smart Omega ay nagre-reflect dun sa 12k. Tatlong core, nandito sila sa taas ng net worth to be followed by Juggernaut and Magnus. Yung, ang gaganda ng skills ng Neon Esports eh. Alam natin yan, may reverse, may only slash, meron pang setup ng vacuum and wall. But the thing is, hindi nila talaga magawa. Hindi nila magamit ng maayos sa teamfight kasi lagi silang kulang. Tsaka may Rubik din kasi na nakamaganda laging pwesto. Yep. Kasi for Neon, sa tingin ko, ang winaka-winning condition nila rito, for now, or para makabahabon sila dyan, syempre, walang iba, pick up. Pitas-pitas ka lang muna, pa isa-isa. Tapos, kung mapo-force yung teamfight,
Eh, kailangan maganda na lang din siguro pwesto nila. Tsaka, lagi lang dapat ma-outnumber din ang Neon tong, ano, tong Smart Omega. Kasi ang nangyayari, ano eh, ang dali nilang magsama-sama eh. Hindi na fu-force yung mga TP para mag-defend yung Smart Omega. So, ang nangyayari, nagsasama-sama talaga sila sa teamfight. Ang hirap nilang bugin talaga na tipong 5v5 teamfight. Pero let's see, dahil, again, reverse pa rin dyan. 1 RP to change the tempo of the game. Sabi nga natin, may 1 RP. Pag yung Jagger na naman naka-empower, may mataas pa rin yung kill damage potential dyan eh. Yun nga lang yung kulang sa kanila. Pag nagawa nila yung ano, yung RP and then only slash mag-connect, sobrang ano, game changer yan for Neon Esports. So yun lang yung pinaka dapat makita natin dito sa game na to para makabawi sila. Mm-hmm. 12, 11 and 18 yung score natin. Let's see. Mukhang nagkakaroon ng problema etong si Japoy. Pero naka-recon naman na. Gaganda rin ang Nakabalik na. Pero nakasmoke to. Nakasmoke ang ano dito. So expect na magkakaroon ng action dito since magkakalapit. And matignan mo yung position. Nasa may backside yung ano rito. Delikado ata si JJ. Pwedeng makalikod yung mga nakasmoke. Delikado rin ata si JJ din dito. Pwedeng mag-dagger si Luciano and then pwede niyang Spear of Mars to si JJ. Pero medyo malayo pa itong mga kakampi ni Luciano. So, tingnan natin kung may gagawa ba ni Luciano to. At ito, tingnan natin kung sino mahuhuli. Naka-blink out pero hindi nahuhuli. Si Batapuno! Napaganda pa yung setup. Grabe naman yun, iniwanan na, fade away na. Ipipin mo yung ganun siya nakasigurado ko papatay ni Leon. Pagka si Batapuno, anap na kagad ang next target. Pero ito. Grabe si Luciano din dito. Trying to change play hard. Alam nung ano eh, alam kasi, andaya kasi ng zombie. Alam nung zombie kung nasan. Doyo naman ng zombie na to, nakakainis. Susundan mo lang, no? Susundan mo lang, pwede na. Ay, grabe yung pressure din dito, John. Well, mukhang delikado. Hinahabol siya ng bear. Force na rin yung false promise niya din dito. Pero walang magagawa yan. Just to buy time na lang yung mangyayari dyan dahil sinusunod siya. Niska Delicious. Pero tignan natin dito, ah. Mukhang maganda ang gising ng mga kaibigan natin from, Smart Omega, ah. Yep. Sobrang ganda talaga nung ginagawa. Tsaka yung draft din eh. Yung draft din, pansin mo talaga, early to mid. Nasa Smart Omega talaga. Pero yung late game naman, nasa side naman siya ng Neon Esports eh. Wait, oh. Talagang sobrang sakit talaga. Wala na makakalabas sa mapa talaga nila. Pwede, si Juggernaut lang. And ganito lang talaga yung choice nila na gawin ngayon for Neon Esports. Si Juggernaut mag-show lang ng isang lane. Well, nakaka-push naman siya. Nakakabasag naman siya. Chob-chob lang. Oo, kumbaga, tamang chob-chob lang. Pero ito ha, paalala lang ha. Ang Smart Omega, nanggaling na sila dun sa best of 3 kanina nung Vice Esports, na 2-0 nila. So, possible 7 games sila pag nagkataon. Yep. Yung Vice Esports, napakalakas nun kapon. Tinalo nun yung Xing. Tapos tinalo lang Smart Omega. Malakas din talaga Smart Omega. Malaka turbo. Xing may malakas talaga yan. Ganun. Pero bumabasag na sila rito, ha? Imagine, 2-0. Bago lang din. Maganda lang. Itong Smart Omega, bago sa mata to ng ibang tao. Oop! Delikado, pero yung reverse nandiyan, nasa ng Omi Slash, ito na! Pero okay, the counter reverse! Stolen ang RP yata yun, boy! Tignan natin kung ano nangyari rito, nagkakahiwan, walang napatay si Skemperlu, mga kaibigan, Skemperlu, nangagat, Blade Fury, nakaturbo, mabilis, pero yun yung combo, nanganda nila, pero not enough damage. Oh, okay. It's too late, para na sa kanila dito, nakuha na sila ng Rax Bombing. Nakita na natin nakita na natin yung pinaka-pambawi dapat ng Neon Esports, which is yung reverse. Wall, RP, tsaka Omni. Pero wala, walang nangyari. Walang damage. Ang ganda ng pasok ni Shaq. Nakuha ng Rubik yung RP, di ba? Nakuha. The counter reverse doon na wala na eh. Wala nang nagkaroon na follow-up damage after niyang ma-reverse. Ganda nung abang ni Shaq doon. Shaq with the Rubik plays.
Sabi nga niya, hindi lang kayo ang pwedeng mag-Rubik, ako din. Oy, pero eto na, tignan natin. Here comes the bear leading the charge. Walang Omni Slash, walang combo. Oh, teka lang, pinamabilis dito. And that, ano ang hinihintay dito ng ano, no, Smart Omega? Pwede, I mean, ng, pwede na silang umangat dito kung gusto nila. Aegis sila, may BKB sila. Pwede, 30 seconds sa Aegis, ha? Walang ulti, kamo. Wala pang ulti. Hindi, walang ulti yung kalaban, eh. Dapat yung ganitong point. Sayang yung opportunity, eh. Parang gusto pa nilang bigyan ng pag-asa sila the most expensive player dito, eh. Baka naging the most expensive upset to pag nagkataon. Grabe ka, kuya. Grabe talaga. Tama nga naman, no? Kasi the most expensive player, pag natalo, ito yung the most expensive upset. Dahil 15k gold did na yung kalamangan dito ng Smart Omega. Oh. Tapos kaya dito, no, Kupo, Elite is there also. Pero yung Cold Storm is nandiyan naman. Alam mo, ako may naisip na ako strategy dito. Di ba madalas may Magnus? Feeling ko dapat may Lone Druid din lagi yung Magnus. Empower mo yung bear, parang malakas eh. Saan ko ba nakita yun? Teka lang. Parang mas less risky yun eh. Wait. Di ba? Ah, Eureka moment, guys. Choo! May ganun talag. Ano? Oo, LC Magnus yung ginagawa nila. Parang umawit ang mga anghel sa langit. Nakita ko na yon, LC Magnus, ina-empower lang nila, tsaka ni press the attack lang nila yung LB. Sa CIS, madaya, mas madaya yun, yung Magnus na naka-empower. Pag RP, sabay i-duel mo, wasak lahat yun. Napanood ko na yung strategy na yun, eh. Maganda siya. Maganda siya? Okay naman. Smoke, eto na, guys, gana naman siya. Pero, let's go, ha. Eto na, guys, ako nyo casting. May pilage. Oh, hindi ako. May pilage. Bakit may pilage? Siyempre, ito ako nyo dito, eh. Uy, patutapin na. Here comes. Teka lang, hinahanap nila dito, bro, ha. Eto, ha. Eto, bro, ha. Tignan natin, ha. Yeah, bro. I think they need to go back na. Kuya D. Yeah, really? They just need to get the bounty runes first. Yan. And yeah, then, you should get the gold so they can buy some items, you know. So they can buy more expensive item for the most expensive player. Yes, tama. Yeah. You heard? Ano, kailangan mo lang yan ng mga bounty, na expensive, ano, gold, mga... The gold thing, gold. The gold thingy. The gold thing. Oh my God. It really hurts. It really hurts. Ang magkas ng ganito. Kung sino pang kalbo siya pang... Konyo! Konyo! Pero ito, they're just hitting, hitting the, no? Just farming is just making some money, no? Making some money. Yeah. Pero hindi ko alam, tumigil ata yung mundo ng Smart. Ba't ganun tumigil yung aggression ng Smart Omega? Dapat tinutuloy-tuloy nga nila ito, eh. Gatong moment. Pwedeng-pwede na ito. Kumbaga mo, parang wala siya naging range. Alam mo yung mga team kasi, pag nakakita na yung opportunity na na-corner na yung kalaban, ginigilitan na kaagad. Ganun din eh. Pero ito si Smart Omega, parang tuloy, labas! Bumawi! Nagalit! Nainis din! Nakupo si Jokoy na silence! Natural ginawang puppet yun! Nakita mo yung tinuhog niya, men! Nang matindi! Grabe naman yung nalo yun! Tatlong karne na nailagay ng tingin doon! Pero si Mars! Kunat ni Lushan! Daka muna! Tinula! Omni Slice! Kaso ang daming creeps! Wala mo! It's over. Masisig sila. Walang order ng not available tongkat right now. Hindi sila umorder ng tongkatsu tini. Hindi matalimpo lang sa asa. Yung samurai knife na. Kulang guys sa asa. Pero again, mapurol ang talim. Smart Omega will be taking the first game for this best of 5 series. Grabe yung performance ni Luciano din dito. Hindi namatay si Luciano kahit isang beses. And patingin ko siya MVP. Ang gaganda rin kasi ng setup niya. Yung setup niya ng Arena of Mars, yung mga spear din niya, nandyan lagi. Enough para, yung itong dalawang to, si Luciano and si Shanks, yung nagbigay talaga ng pinaka malaking momentum para sa Smart Omega makalamang sa early kasi lamang na lamang yung lane nila. Diba? So,
si Rubik, nakapag-rotate siya na maayos since maganda naman yung lane ni, ano dito, ni lane Luciano. So, si Benhur, nakapag, though, medyo nahirapan si Benhur nung early, pero mabilis naman bumawi ang isang Templar Assassin. Desolator lang. And hindi rin na-contest yung lane dito ni Skadilicious. So, again, gandang performance. Ganda-ganda para dito sa side ng Smart Omega. Benhur Lawis, yung team nila, medyo... Ngayon ko lang nga, solid. Solid yung team nila eh. Solid yung lineup. Sino yung offlane? Luciano. Si Luciano yan. Si Sandro. Aguinaldo. So guys, yan na. Game number one is on the bag. Best of 5 series to. Tama, base of 5, mababa itong ano natin. Alam naman natin, hindi basta-basta magpapatalo ang kuponan ng Neon Disto dahil di rin naman talaga basta-basta itong kuponan. So, expected na natin na maganda ang grand finals natin dito. Again, you are watching itong PNXBet Invitational. Kami ang inyong mga naging caster ko, Eddie Casey and with Pillage. Babalik kami for game number 2 actions. Don't go away. We'll be back.